Have you ever experienced that your account being hacked? Or have you ever experienced being scammed online? Or have you ever been a victim of cyberbullying? Good day! For today's video, I will share with you a video that became viral here in the Philippines. Philippines is the number one country in the world who spends lots of their time surfing the internet. Whether a signal is weak or the internet connectivity is low, Filipinos must serve to stay connected. Addition to that, others are fond of using public Wi-Fi's and free data just to check their social media. According to some of our sources, the Philippines has the greatest social media usage rate in the world as of 2021, and their internet consumption is 60% more than the global average at 11 hours a day. That's a lot of time spent online. That's how it's been for the past few years. Filipinos spend an average of 4 hours and 15 minutes every day on social media. In the Philippines, the number of social media users was equivalent to 82.4% of the total population at the start of 2022. Wow! That's a lot of people! So, as we watch this video, let us think about our opinion and how are we gonna react to this. Broadcasting live from SISC 1281 Las Piñas, this is GLT News Center, serving you the hottest and the most leading news of the hour. Your news, our business. The Philippine government authorities received hundreds of alerts and complaints that their Facebook account has been hacked. It was reported that the hacking started on March 13 of 2022 by clicking a fascinating invitation. Users are required to enter their Facebook login credentials in order to access cute, funny, and animated cards that made it possible for a hacker to get into their Facebook account. This is Ramses reporting. Your news, our business. Opo, grabe nga po yung pagkagulat ko kasi hindi naman po siya ganun eh. Okay naman po kami, tapos bigla na lang po ko nagulat kung ano na pong sinabi niya sa akin sa chat. Nung una po, nagalit ako kasi syempre, hindi ko po alam kung bakit po bigla na lang siya naging ganun. Lalo na po nung nag-post na lang siya sa part ng mga convo namin. Pero syempre po, sa bilis po ng pangyayari, ang bilis po kumalat ng impormasyon. Ngayon, kasi sobra po ko napahiya eh. Yung iba po, ginawang meme. At madami po nag-chat sa akin ng kung ano-ano. Eh hindi naman po sila nakakatuwa, hindi din po nakakatulong. Hindi na nga po ko makapasok sa school, sobrang hiya. Naapektuhan po yung grades ko. Tapos nahihiya po ko kasi hindi ko man lang maipaliwanag ang sarili ko kasi walang naniniwala. Syempre po, ang hirap po talaga. Kasi ang mga tao, tapos yung mga user ng social media, hindi po talaga sila makikinig at hahanap sila ng hindi makatotohanan. Basta nakakatawa po yung content at pwede gawing content kahit nakakahiya at hindi makatarungan para sa iba. Ganun po naging epekto sa akin ang pangyayari. Yun po yung naging epekto sa akin ng panghahack ng hacker sa kaibigan ko. Nung una po, syempre hindi po talaga ako makapaniwala. Kaya ayun po, chinat ko po siya ng chinat. At sa bilis ko ng pangyayari, tapos hindi po siya nagre-reply ng maayos. So dahil po sa kung ano na po nakikita ko sa social media, at sa mga pinapost niya po na paninira sa social media, pumunta po ko sa bahay nila. Tapos dun ko po siya kinausap. Tapos grabe din, nung nakita ko po siya, imbis na magalit po ko, naawa na lang po ko kasi grabe din po pala yung trauma na nadanas niya. Siyempre po, galit ako, pero at the same time kasi nakakaawa po talaga kasi siyempre, parehas din po kaming biktima. Yun, hindi na po talaga mawawala, mabubura ang mga naipost ng noong kaibigan ko na yun sa social media. Siyempre po, sa isang post, libo-libong tao na po nakakita nun. Siyempre, may mga nag-share, nag-ginawa na nga pong meme, nag-screenshot, tapos kung ano-ano pa po na hindi na po talaga mabubura. Siyempre, nakakagulat, nakakatakot. Pero dahil sa mga nangyari na yun, parang isang post lang po, tapos nasira na po yung reputasyon namin, reputasyon ko, tapos kung ano na po yung mga tinawag sa akin ng mga tao. Pero mahirap man pong tanggapin, pero gusto ko po itong maging aral na sana huwag na pong manghack yung masasamang loob at humanap na lang po ng maayos na trabaho.
Kadadating ko lang po ng bahay nun, tapos bigla na lang po nag-chat sa akin si Nognog. May emergency daw po sa bahay nila na may sinugod daw po sa hospital. Sobrang close po namin nun, kaya sobra din po ako nataranta at naawa sa kanya. Sabi po niya, kung meron daw po akong 20K para daw po sa pang-hospital nila, di daw kasi sila tinatanggap. So di ko na po nakumpirma sa sobra bilis po ng pangyayari eh. Nagpadala po ako kagad sa kanya sa binigay niyang number. Yung pera po na yun ay pinaghirapan ko pa dahil pang business at pang tulong ko pa po yun sa mga magulang ko. Opo, nakapagbigay na po ako ng pera. Tapos bigla na lang po siyang hindi nag-chat nung napadala ko na po yung pera. Kinabahan po ako pero hinayaan ko na lang po muna kasi close friends po talaga kami. Then kinaumagahan po, tinawagan po ako ni Nognog na nahack daw po yung account niya. So nagulat po ako, di ko po alam ang gagawin kasi nakapagbigay na po ako ng pera eh. Nung una, di po ako makapaniwala kasi sino ba naman po ang gagawa ng ganun para makakuha ng pera. Sobrang bilis po talaga na nangyari, di ko po namalayan na yun na yung pake niya sa akin. Matagal kong pinag-ipunan yung perang yun at nawala na lang sa akin na parang bula. So ngayon, nag-uusap po kami ni Nognog kung anong gagawin sa pera. Buti na lang, nahuli yung hacker at nabawi po namin ang pera. So sa mga nanonood po nito, sana maging alam po ito sa inyo na huwag kayo basta-basta magbibigay ng pera hanggat di kayo sigurado kung para saan at kung sino-sino ang nanghihingi nito. I don't usually post anything sa aking social media and hindi ako nagbubukas regularly. I just use them when I want to or when I have the luxury of time. That's it. But one evening, I think it's March 14 or 15, around 10 o'clock p.m., I've noticed that there are actually posts na nag-a-appear sa wall ko. So I find it suspicious at first. But sinabi ko lang sa sarili ko na, baka dahil I accidentally pressed anything. So what I did is, I ignored it, and I just deleted it. And actually, I've received notification from my social media na may unusual login from here, Las Piñas. I think it's me, because it's addressed to Las Piñas. But the next few days, na hindi ako nag-open ng social media accounts, I've been receiving a lot of text messages na sino daw ako para mambully at mang-scam ng pera. Then my friend told me that I am trending on social media. So I asked her, why? Then she told me na dahil daw nambubuli ako, nagnanakaw ako, at kung ano-ano pang masasamang pinagagawa ko sa social media. So nagulat ako talaga, and then I rushed to open my account. But I can't open it anymore. It says there that invalid login. That's the time na nalaman ko siya na my social media account was hacked. So we reported it to authorities and I really went to the addresses ng mga naging victims ng hackers gamit yung account ko. And I apologized to them and told them na to help me report the hacker. Nakaka-trauma po siya. Kasi people were thinking na ang sama-sama kong pakitang tao lang ako. Kasi nagbubuli ako, nagnanakaw ako, at kung ano-ano pang masasamang gawain sinasabi sa akin. I don't really know how to face people ng mga time na yun. Kasi nga, hindi pa clear sa kanila na that's not me. I'm just a victim here, same with others. Natatakot din ako for my safety and the safety of my family and loved ones. Because my data just got compromised, imagine. I have a lot of personal info in that account. So the hacker can use my information to blackmail and use it as a threat to me. Pwedeng hihingi siya ng malaking amount ng pera para ibalik niya yung account ko. So it is really a scary and traumatic experience to look at. Isang epekto rin nito sa akin is nagkaroon ako ng trust issues sa mga tao kahit mismo mga kaibigan ko kasi I was thinking na baka sila yung gumawa nun. Kasi may mga alam sila about sa akin o yung mga taong mga kaaway ko o naging kaaway ako. Inisip ko na it's formula yun for revenge. I was really depressed and stressed at that time because of that. And madalas ako mag-overthink kahit yung mga mag-open na ako ng phone, nag-overthink ako na baka mismong phone ko na-hack na rin. Kaya I always and really check everything at yung password ko dati na 1234, umabot na ng 10 characters na variation siya ng symbols, numbers, and letters.
para lang maging secure. Actually, sir, trip-trip ko lang yun noong una. Tinay ko lang yung napanood ko sa YouTube na ang title yata nun, Hacking Facebook Account. Sinunod ko yung mga step, gawa ako ng website, tapos nag-design ako ng mga cards ng fa-funny, cute, tapos animated. Sinend ko yung link ng website sa random people ng messenger ko. Tapos yung description niya yata, ano, check out this message of the month that will definitely amaze you. Kasi sir, kapag click mo yun, it will ask you to log in only your Facebook credentials. Natuwa ako nun kasi maraming mga tao na nag-click ng mga gumagamit ng messenger. At kapag nagbisita sila sa website na yun, na ginawa ko, marami sila kasama na po doon si Nognog. Nung log-in sila gamit ang Facebook credentials nila, nasa-save rin yun doon. Tapos ginamit ko yung mga credentials na yun to access their Facebook account. Chinachat ko yung mga friends ni Nognog nila, tapos parang asaya-saya lang sa feeling na napagtitripan sila. Mabait actually yung mga friends ni Nognog, kasi kapag nagpapadala kagad sila ng pera, nung sinabi ko na nasa hospital yung mama ko, tapos yung iba naman, sinabi ko yung tatay ko naman na hospital, yung mga kapatid ko, tapos yung mga tita ko, umabot yata ng 70,000 yung nakuha ko sa mga friends niya. Tapos, lumala pa yun ang lumala. Nag-post pa ako sa Facebook ng mga convo ng mga friends niya. Tapos, nakikipag-away pa ako sa mga friends niya. Gamit lang yung mga account niya. Hindi ko po inakala na magiging ganun pala siya kalala. Ang alam ko lang talaga, normal lang siya. Hindi ko rin po ina-expect na ang mga kaibigan ni Nognog ay mahu-fall sa ganong click. Humihingi pa ako ng tawad kay Nognog, sa mga kaibigan niya, at sa lahat ng mga taong nabiktim ako. Lesson ito sa akin at sa mga nagbabalak na manghap na kung gaano kalala ang magiging epekto nito sa mga taong involved. Patawad. So now we've learned what it feels like to be hacked. It not only affects you, but also people around you, especially those people you are connected to. After all, cybercrime can be stopped completely, but sometimes it can be prevented. It all starts with practicing good online safety habits, like using complex and strong passwords to protect your electronic accounts and devices from unauthorized access and keeping your sensitive personal information safe. Next, use VPN. And how does VPN prevent us from hackers? By redirecting your internet traffic to disguise your IP address. It makes it impossible to track you. It is also to make sure to protect your devices and accounts while using public Wi-Fi. Also, trust no one on emails. This may sound a bit extreme, but always be on the lookout for deceitful emails and compromised web pages for spamming and phishing. Interacting with this puts your information at risk and can download viruses. Remember, don't open email from a known email address. Next, trash attachments in unexpected emails. And lastly, avoid risky clicks. Instead, type the address into your browser. This way, it can prevent us from hackers and scammers. You know the other reasons why other people are being hacked? It is because they didn't subscribe to our channel. So, click that subscribe button and ring the notification bell. The change starts in you. Have you ever experienced